Good day mga boss! Ninja Rat po ito. Yan. Na-miss nyo ako, no? So, ayan, nagsarado kasi tayo kasi medyo naging busy rito. May pinagawa si Ermat dito na maliit na kwarto lang. Yan. At ayan, may sari-sari store na rin para sa mga gustong kumain, paluto. Yan. So, balik vlog tayo at nami-miss ko na rin mag-vlog. So, sa ngayon, Aerox naman tayo. Aerox sa 2018 yata to, 2019 model. Kay Boss Ernest ng San Pedro, Laguna. Ito yung, siya yung customer ko na napakasailan pagdating sa motor. Yan. Kaya ako minsan hirap, nahihiya ako gamitin itong motor na ito. Kasi talagang hindi ko na i-declare lahat ng nakalagay sa makina niya. Pero ito lang sabihin ko sa inyo. CVT pa lang. Ang CVT niya, may bumili siya ng Delta Clutch ng Malossi na worth 7,000. Ha? Clutch assembly lang yun. Tapos, naka-belt din na Malossi. Naka-belt din na Malossi. Tapos, ang torque drive na gamit niya is pits bike. Yung high-end nila, pati yung pulley niya. So, sa madalit salita, marami siyang pyesa na naka-reserva. Pero mga high-end pa rin. Kaya ako medyo konting pigyalan dito, nahihiya na ako kasi talagang mamahalin eh. Yan, suspension pa lang, tingnan nyo. G-Sports. Yan. Yan. Tapaloto pa lang, galing Indonesia. Ah, dito ako natutuwa eh, sa Daytona aerodynamic niya eh. Ito, 3.5 na yan. 3.5 na yan, yung carbon fiber niya. Original carbon fiber. Yan. Tapos yung pipe na gamit niya, yung YRS. Yan. Medyo pricey rin yan. Eh ngayon, ito. So, ang gagawin ko kasi rito, kasi sa akin pinapahawak lang ni Boss Ernest to. So, gagawin lang natin dito, maintenance. Linis throttle body, linis CVT, tapos palit ng mga filter. Pero ang fuel filter niya, bago pa. Tapos yun, ayusin namin ito, babaklasin ko itong panel gauge niya kasi may konting itim na sa gitna. So maghahanap ako ng mag-aayos niyan. Tapos papipinturahan na namin itong lahat ng orange na yan. Yan. Lahat ng orange na yan. Papa-repaint niya na kasi may mga gasgas na. Saka yung to sa ilalim, yung blue. Yan. Ire-repaint na rin yan. So baka magtaka kayo bakit Aerox ang, ano, ang hawak ko ngayon. So ayun, so babaklasin ko muna. Paputol-putol muna tayo kasi medyo magtatagal sa akin ng mga 1 week to kasi dahil sa pagpapapintura. Saka dito sa panel gauge. Tapos yung shock, yung pipe niya na YRS, i-re-refiber pa natin 'yan. So kaya pahinga sa akin 'to ng mga isang linggo para ma-check natin lahat. Ayun. So mga boss, ha, papos ko muna. Continue ko na mamaya-maya. Okay, balik tayo kay Aerox mga boss. So, ayun. So, linisin natin yung throttle body saka CVT. So, papalitan na natin itong kanyang ano, itong air filter niya. Kasi yan, tinan nyo. Konti nila yung makikita mong liwanag. So, medyo madumi na talaga. So, palitan na natin yan. Baklasin ko muna yung upuan. Kasi hugot ko itong tire hugger eh. Para hindi ka magasgasan. Pakasin ko muna, papalitin tayo ng battery nito. Tapos, CVT cleaning tayo. Pero baka unahin ko muna CVT cleaning. Bahala na. Pause ko muna ulit. Okay, so mga boss, balik tayo. So, ito. Tanggal ko yung throttle body niya. Ito yung throttle body ng Aerox. So, lit. Ayan, kalahati lang siya. Dami na rin. Ayan. Dumi. Kapal na rin, ay sorry, kapal na rin ang dumi. Dumi na rin niya. Manifold niya. Madumi na rin. Ngayon, meron ako isa napansin dito. Ito, hindi ko pa natatanggal yung ano, kaharap si Boss, ano, si Boss Melo. Shoutout sa'yo. Kauhugot lang namin. Napansin ko lang dito, ito sa lagayan niya na injector, may crack. Ayan o. Ayan o, crack o. May crack.
Tapos dito, ayun din, no, may crack din. Ayun, no, kita nyo. Ayun, no, may crack. Eh, hindi ko pa nahuhugot yung ano. Yung, ay, yung... Tagi to, injector. Buti napansin ko. Kasi baka ako mapagbintangan. Hindi naman. So, inform ko lang na may crack. So, papahanap ako nito kay Boss Mark. Tama-tama, nasa Caloocan si Boss Mark. Hindi ko pa nabubuksan eh. Siguro to, paghigpit dati or pag baklas noon nung nagpa-maintenance si Boss, nag-crack na siya. Yun yun, nag-crack yun. Kasi makapansin mo, ayan o, matagal na yan eh. Kasi kung bago lang yan, na pare, no? Wala pang humido yan. Wala pang humido yan, malinis pa yan. Ayan o, tagal eh. Tagal na to eh. So, ngayon, ingatan na lang natin pagtanggal. Kasi, lihisan natin ang injector ito eh. Dadali natin kay JR Tuners. Yan. So, yun. Ano pa ba? Yan, medyo isa pa napansin ko itong host niya, itong Samco host niya, medyo na-bend dito. Ayan, no? Kaya babawasan natin ng konti ito para may forward pa natin, para magderecho, para hindi bended yung host, masyadong bend eh. Tapos yung kanyang sakit ng stator, okay, goods to, maganda yung gumawa nito, ganinang gumawa nito, idol kita, ganinang ginawa niya. So, yun. Paba. Yun, may mga konting leak. Tapos yun sa tornilyo niya rito. Ito, napansin ko. Ayan. Sa ano to eh? Sa body ground kasi to eh. Sa engine ground. Battery to engine ground. So, medyo kanina, maluwag. Kasi nakalagay dyan yung tire hugger. So, maluwag siya. So, ayusin na lang natin yun. Aha, ano pa ba? Yun, maganda yung pagkakabit ni Boss ng ram air niya. DIY niyang ram air yata. Ako ko kung saan niya pinagawa to. Tapos yun lang, medyo may mga konting crack na yung ano, yan o, persado na biyak, pero pwede pa naman yan. So okay, so pause ko muna mga boss ha, pinakita ko lang muna yung mga nakita kong issue. Okay, so hihinto ko muna yung sa throttle body. Mamaya ako nalilinisin niya kasi naubusan ako ng aeropack eh. Bili muna ako ng ordinary. Ngayon, binuksan ko yung CVT niya. Ayan o, yun yung ano niya. CVT ni Boss. Ewan ko kung nababasa nyo. Ayun o. Malossi. Malossi Bell. Tapos, Pits Bike. Na Torque Drive. Pits Bike din na pulley. Belt niya, Malossi rin. Kevlar. So, baklasin ko muna. Pakita ko sa inyo mamaya. Pause ko muna. Okay, so balik tayo sa CVT ni Boss. So, yun. Baklas ko na. Ang dumi. Sobrang dumi. Ayan, yung mga tagtag na ako. Yung mga itin na yan. Ayan, makuha ko. So, yun. Yung kanyang naka-torsion control siya. Ayan, torsion control. Nakalighten siya na torque drive ng Pits Bike. Ayan, ang dumi. Linisin pa natin. Tapos, ito yung kanyang RS8. Yan. Actually, ang nakalagay dati nung huling nakita ko tong CVT ni Boss. Ang nakalagay ito dati rito, CVT ng clutch lining ng ano, assembly ng Molossi Delta clutch. So, kasi sabi niya, sayang daw ito. So, pag rides niya lang ginagamit, kaya RS8 lang muna nakalagay. Kasi magkano rin yung Delta clutch na yon, medyo pricey. Yan. Tapos, ayan, pitch bike din. Pitch bike na drive pace. Ay, makita. Ayan, pitch bike na drive pace. Yung version 3. Nakapule. Pule. Version 3 ng pitch bike. Ayan. So, yun sa center spring niya. Pitch bike din na 1,000 RPM. Aha. Tapos, 1,000 din yata ito na. Hindi ko pa nababaklash yung saan eh. Clutch spring niya eh. So, yun mga boss. So, yun. Ito pala. Ito nilinis ko na eh. Ito yung una kong dinampi eh. Yung kanyang Malossi na ano. Malossi na Bell. Yan.
heavy gut. Kung naalala niyo yung vlog ko noon sa Speed Tuner na Wing Bell, kasi mali yung nasabi ko doon na mali yung words na binitawan ko na si Mickey yung kauna-unahan. So si Mickey yung kauna-unahan na gumaya. Oh. Na gumaya sa Malosi ito. Malosi Polini yan. Ito yung heatsink nila. Yan. Kaya kung makikita nyo, yan. Yan. Walang groove yan. Oh, yan ang Malosi, walang groove. Hindi mo kasi, hindi kasi ako fanatic ng groove eh. Saka, yan. Basta, baka maraming magalit sa akin pag sinabi kong pangit ang groove eh. So, kanya-kanya lang kasi mekaniko yan eh. Kanya-kanyang paniniwala yan. So, yan yun. Malosi, walang groove. Yan, oh. Itong yun. Ay, nako. Ito pa isa. Ito lang yung mga iniwan niya muna na Malosi parts eh. Kasi yun naman talaga. Yung durability nun, saka yung performance, maganda. Honestly. May, kasi diba sabi ko nga sa inyo, ang dragging, nasa ano yan, nasa dumi ng CVT. So kahit nakamalosi ka, kung madumi naman ng CVT mo, magdadragging pa rin yan. So kaya nga sabi ko sa inyo, advice ko sa inyo, kung everyday use nyo, once a month, linis ng CVT cleaning. Yeah. Tapos, ito yung kanyang Malosi Kevlar na belt. Ayan. Ayan yung mga iniwan ni boss kasi yan. 2 plus yata yan. Parang hindi ako nagkakamali. Nalimutan ko ni presyo. Hindi ko sa lahat yung presyo ng Malosi eh. Pero mahal sa mahal. Hindi siya kagaya natin. Kasi naman, kaya mahal yan. Kevlar yan. Original Kevlar. Kumbaga yung stock na belt natin, tumatagal ng... Example lang naman, hindi ko kasi alam kasi sa kasi every 10,000 palit ng belt, 'di ba? So kumbaga kung nakamalosi ka, kaya umabot ng 40,000. Ganun katibay ang Kevlar. Minsan ano pa nga eh, yung mga second hand nga nila. Actually binibili ko eh yung mga ganyan malosi. Kasi talagang matibay sa matibay. At basta. Basta. 'Yon. So, yun, nalimutan na wala sa loob ko. Nagbablog pala ako. Ayun, kinabit ko na muna yung throttle body. Natapos na ako sa throttle body. Pero wala pang battery. Hindi ko pa siya nasiset. So, mamaya ako na ayusin yan kapag ano. Bubuhin ko muna itong CVT niya. At medyo wala. Basta. Nalulula ako sa Malosi na bell. Saka, basta yung iba, hindi niya pinadala eh. Tapos yun, nakaano rin pala siya. Pit spike. Yung bushing na lighten, super lighten. Super lighten hyper bushing. Yan. Compare sa ating ano, ito naman, maganda talaga to, honestly to. Yung ginawa ng pit spike na to. Maganda to kasi ceramic to. So ibig sabihin, hard, hindi siya parang plastic eh, parang basta hindi siya nag-generate ng heat. Kumbaga hindi tumatagos ang init dito. Kunyari, 'di ba, makina, nakadikit siya sa sigonyal, ganyan siya. So yung ano na sigonyal na 'yan, syempre magka-transfer dito yung heat. Pero sa kanya hindi. So nape-prevent niya na ma-stress yung belt. Unang-una yung belt. Nape-prevent niya, pangalawa, yung pulley mo nape-prevent niya yung init. Although mainit din talaga yung pulley kasi nga friction lumalapat sa belt sa kanyang drive piece, pero nababawasan kaya ang laking tulong din ito. Ito ang gusto kong inlagay sa MXA ko. Kaya lang ang problema ko kasi, ibang diameter nito eh. Ang outer diameter. Yung inner diameter, pasok. Pero yung outer diameter, hindi. So, ang mangyayari, sa inner diameter ng pulley ng MXI, ang gagawin ko, tatabasan ko siya. Eh, kaya lang, wala pan time eh. Saka, medyo pricey. So, yun. So, asa tayo? Yun. Yung kanyang torsion control na... Hindi ko alam ito, parang GBT to eh. GBT or MTRT. Kasi ganito rin sa akin eh. Ah, hindi. Ano mo nakalagay dito? Wala nakalagay kasi eh. Madami pa kasi, hindi ko pa na-check eh. Basta ganyan din sa akin eh. Yung sa akin kasi GBT eh. So, yun. Kanyang bola. Yun. Pits bike din. Si Pits. Yan. Pits bike. Yung teplon niya, pits bike. Yan. So, linisin ko muna mga boss. Papapost ko muna, balik ako sa inyo mamaya. Okay, so, may natuklasan lang ako rito sa torque drive ni
ni Boss. Boss Ernest. So, wala na siyang grasa. So, kaya pala panigrasa rito sa labas, nag-leak na siya. So, itatanong ko ngayon sa kanya kung nasaan, yung kung meron siyang spare na washer, na o-ring nito. Hindi ko lang alam kung kakasya yun sa amin eh. So, yun lang. So, tingnan yung loob. Naubos na yung, niya. Naubos na yung laman. Kung makikita nyo sa loob. Naubos na yung laman eh, no? So, pati rin sa pin bearing, pin niya ng female. So, yun lang. So, kaya mangyari nito, tawagan natin si Boss kung kakabit pa natin to. Kasi naglilike, ang kailangan ko rito, o-ring. So, yun. Pasko muna. Yun, balik tayo mga Boss. Good morning. So, yun. Nire-repair na ni Bossing yung yung LCD ni Boss Ernest. So, yun na. So, papalitan niya ng LCD. Kasi may sunburn na siya, ibabalik na si stock. Sunburn. Ang mapapansin nyo, pwede pa naman siya sa pwede, kaya lang may sunburn na eh. So, alam mo naman si Bus Ernest, masyado maselan sa prevention is better than cure daw. Yeah. So, ayun boss, magandang dyan? Kano singil natin dyan? 1-4. Kasama ng home service yun. Ayun. Within Metro Manila. Depende sa layo. Ha? Depende sa layo. Ah, depende rin sa layo. So, 1-4 yun, depende sa layo. So, sa kanya lahat yun. 1-4 summer. Pero, 1-6 talaga dito, sir. 1-6 talaga. Yun. So, ngayon talaga, naka-discount na tayo kay Bossing. So, just in case may mga Aerox kayo na gusto nyong pa-repair, message nyo lang ako para bigay ko sa inyo yung link ng Facebook ni Boss. Popost ko muna kasi hindi ko muna papakita kung paano niya ginagawa. So, mamaya na lang kapag medyo nabuksan na yung makin. Nabuksan na yung LCD, yung gauge. Post ko muna. Yun, so tinatanggal na ni Boss yung lens niya. Pwede pa naman itong lens na ito eh. Maganda pa yan, sir. Maganda pa yan. Yan yung LCD na may sunburn. So, mamaya, papost ko muna rin ulit kasi siyempre, medyo matagal-tagal ko yan eh. Post ko muna. Okay, so balik tayo mga boss. So, ito yung may sunburn. So, hanggang mangyayari dito, so swap na kami, kukunin na ni boss to. Andun na yung, boss, pakikita likod mo nga. Yan, andyan na yung bago. So, bago na yan, ihihinang na namin. So, ito, swap na kami. So, palit LCD na. Yun. Sige, boss. Tirahin mo na. Pause muna. Pause muna natin. Okay. So, yun. Nakabit na ni Bossing. So, yun na. So, wala na yung sunburn sa gitna. Alisin na ito. Film, mamaya. Ayan, film na lang yan. No? Last na yung... Kaya medyo may film pa siya. Yan. May film pa yan. Tatanggalin. Tatanggalin pa natin. Kaya medyo kala mo may bubbles. Yan. Sa film yun. So, yan. No? May top film pa. Ayan. Top film pa. So, you know, bago na, Boss Ernest, okay na. So, solve na tayo sa problema natin isa. Sa makina na lang tayo, sa CBT. So, ayun. Papost ko muna mga boss. At medyo, basta message nyo, pag kailangan nyo nang mag-refer sa Aerox nyo, sa mga panel, mga LCD, wag lang sa mga TV, yan. Mga lang, sa motor lang. So, message nyo, para send ko yung link nung kay Boss Rowell. So, ayun, boss, post ko muna. Ayun mga boss, balik tayo, overtime na ang Ninja Rat. So dito si Pare Marlon, tinutulungan ako. Ayan, Pare Marlon. Ayan. Overtime na kami, time check, alas 10 na. So binuo ko na yung Aerox, pero actually hindi pa siya totally buo. Kasi yung Daytona na carbon niya rito, ayan. Ang ginawa ko rito, pinower up ko na rin yung headlight niya. May switch na rin siya kasi nung nakaraan walang mga switch yan eh. So yan, magkasama na yung park light saka headlight. Yan, makikita nyo naman yung sa yan. Yung on off switch na siya, tapos passing light. Ito passing light nya yan, oh. So MDL nya dito ko nilagay. Yan, yun. Bago na rin yung panel gauge na, wala na yung sunburn. So, yun. So, okay na tayo sa makina. Sa CVT, pinapinturahan na namin yung crankcase.
So, inaantayin lang namin yung cover dito. Pero, decision pa rin ni Boss yun. Kung ibabalik ko yung pinakarbon fiber niya na cover, na plastic, or yan na lang. So, ayan. Makapit na rin yan. Pogi-pogi. Ayan, bago na air filter, bago yung straddle body, CVT, wala na yung mga leak. Bago na rin ang coolant. Maintenance, kumbaga. So, bukas, sabi ni Boss, gamitin ko to, papuntang Batangas para matesting ko. At i-top speed ko raw. Titignan natin kung hanggang saan. Papause ko na lang muna, Boss, ha. Pagod namin jarat eh. Pause ko muna. Okay, so balik tayo mga Boss. So, yun. Nandito tayo kay Boss JR. Yan. Shop niya. So, ayan. So, inaayos niya yung injector ni Boss Ernest. At lilinisin na natin. Magbibib naman yan pagkatapos. Magbibib na. Pero mas maganda siguro, Boss. Ano na lang, ano? Doon na sa test eh. Sa injector testing na lang natin ano, no? Kasi matagal yan eh. O, papos ko muna mga Boss, ha? Doon na lang sa pag, ano, pag-test kung may leak or yung flow ng ano, ng pattern ng ano, spray pattern niya. Papos ko muna. Ayan, balik tayo. So, leak test saka spray pattern test na yun si Boss J. So, dapat 120 ano? 120 PSI? 120 CC. CC pala. Ayan yung spray pattern niya. Oops, natapos agad. Isa pa. Good. Okay pa yung spray pattern niya. Ilan CC, Boss? Yeah. 30 times 4 yan. 30 yeah, times 4, 120. Good, so pasado pa yung injector natin. 120 CC, tapos yung spray pattern niya, good pa rin. Ito, leak test. Leak test tayo ngayon. Pag may lumalabas dyan na chemical, may leak na yan. So, ayan. So, wala siyang leak na yan. So, good. Pasado pa yung ating injector. So, ayan. Pause ko muna. Okay. So, balik tayo mga Boss. So, testingin natin dito sa may ano, may crossing na Santo Tomas. Pasok ng Tanawan. Nasa 400 meters, 500 meters din yun eh. Testingin natin. Boss, balik tayo. So, anong nangyari? Nasa 100 kilometers din na, 100 kilometers per hour din. So, siguro almost 500 kilometers yun eh. So, lagpas quarter mile. So, kapag yung MXI ko, diyan kasi ako nagtitesting yung ano, nakarangkada gitna.
So pag yung MXI ko kasi gamit ko dyan, nag-110 ako. Maganda-gandang, hindi pa ganun yung velo. So dito kasi, medyo adjust natin, dami natin adjust dito. Tapos ko muna uli, uwi na ako. Hanggang 96 lang. Tapos patay na patay yung RPM. Sayang yung CVT set nya. So gagawin ko nito. Basta magugulat na lang kayo. Magulat ko na lang uli. O, post ko muna, diretso na tayo. Hanggang 96 lang. Tapos patay na patay yung RPM. Sayang yung CVT set nya. So gagawin ko nito. Basta magugulat na lang kayo. Magulat ko na lang uli. O, post ko muna, diretso na tayo. Yun, good morning mga boss. Balik tayo. So, update tayo about sa ating Aerox. So, yun, napakadumi niya. Kasi dalawang uwian ng Batangas. Tagal na sa akin ito eh. Tatlong linggo na yata ito sa akin. So, kasi may mga pinababago si boss na gustong mangyari sa Aerox niya. So, agay niyan, papaltan pa rin namin ng carbon fiber yan. Ay, sorry. Yan. Papaltan pa namin yan. Tapos tapaltan ko yung center spring niya sa clutch spring niya ng MTRT. Yan, tapos tinono na namin, inalis namin yung YRS na
na pipe. So, bumili si Bossing ng ano, MTRT na pipe. So, mas maganda performance niya niya, ang MTRT pipe. Kasi yung YRS na yun, nakadesignyo for bigger CC. So, medyo sungaw ng konti sa stock na bore. So, nung sinalpang ako ng MTRT, ayun, nandun lumabas yung true power ng CVT niya. So, mas maganda na siyang umalis, mas maganda na siyang humugot. Kesa nung naka-YRS siya, patay yung ano niya, patay yung arangkada, saka yung hugot sa gitna. Antagal bago humugot ng gitna. Kasi nga, for bigger CC talaga yon. Mga 61, 63, ganun. Mga pangsagaran. Actually, parang kakash, pwede nga sa ano yun eh. Sa mga 300cc, 400cc. Kasi, basta, ang laki. So, yun, update ko lang kayo. So, yun. Medyo mas maganda ngayon. Ang lakas humugot ng gitna niya ngayon. So, baklasin ko muna to, boss. Balikan ko kayo. Pause muna. Ayan, balik tayo mga boss. So, ayan, binakas ko na yung CVT niya. So, makikita niyo sa pulley. Sagad na sagad. Walang natira. Yung belt, kain na kain. Oh, dulong-dulo. Ganda, maganda. Maganda ang kinalabasan. Di ba? Dulong-dulo. Side na side dito. Makikita nyo. Ewan ko, medyo malabo eh. Kapiranggot na natira. Ganda. Ganda performance. At pati sa ano. Ayan o. Sa drive piece. Kain na kain. Walang natira. Hindi lang kasi tinamaan ng video ko eh. Sinagad ko kasi ito mga boss eh. Sinagad ko siya to the point na talagang basta. Sa sobrang lakas niya. Sobrang lakas tuloy. Sa sobrang vibrate ng makina. Kasi nung hindi naman vibrate na masamang vibration. Kumbaga yung power talaga niya. Lumuwag yung tornilyo ng tawag ito, pipe protector nung ano, nung nilagay namin. So, nawala lang, nahulog lang yun, ano, yung tornilyo saka yung ginawa kong washer. Pero andito yung mismong protector. So, mas maganda kinalabasan. So, yan. So, tapos nawala na rin yung tagas. So, yan, normal yan. Kasi yan yung mga talsik nung, kasi diba, niregrease ko nung bago. So, normal yan. Yan yung mga natira sa gilid-gilid. So, yan. Success! Success ang mamang daga. Aha. So, yun. Linisin muna natin CVT para balik natin, aspalta natin ng mga spring para pagbalik sa ng customer. Maganda. Maganda na performance. Bagong linis na lahat. Papos ko muna mga boss, ha? Okay. So, balik tayo mga boss. So, hindi ko makita yung tripod ko eh. Langyang yan eh. Ay, nako. Kaya napunta yung mga gamit ko. So, ayan mga boss. So, ito yung kanya pit spike na, no? Na torque drive. So, actually, ito malaki na ang buka nito. Ngayon, palalakihin pa natin. Lalagyan natin ng... Saan yun? Ayan. 1mm na washer. Ayan. 1mm. Dito yan nilalagay. Ayan. Diyan nilalagay yan. So, ayan. Para bumuka pa yung pinaka opening niya. So, pag sinabing opening, yun yung dulo. O, para pag ang hirap sa kamay, yan. Yan yung pinakadulo, yung sumasagad-sagad na yung belt sa ilalim. So, mangyayari dyan, iaangat pa niya ng konti yan, so para mas sumagad pa. So, ngayon, pakita ko sa inyo ang difference niya. So, papost ko muna saglit lang. At, ano bang kulang ko? Pakikita ko muna sa inyo, papost ko muna saglit lang. Okay, so nakita ko ng tripod, busit na yan. Okay, so mga boss. So ito kasi yan, ano, lagay natin itong mismong housing ng ating clutch lining. So makikita nyo dyan, yung pinaka ibabaw nito, ito, yung pinaka ibabaw nito, tumatama na yan doon. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng washer dito, ipe-prevent natin
na tumama ito rito at madagdagan pa ng kahit 1mm lang. So, ibig sabihin nun, bubuka pa ng konti yung ating torque drive. Bubuka pa siyang ganun. Yan, bubuka pa siya na ganyan kasi nga, tumatama na siya roon. Kumbaga, hindi na siya tatama rito. Kumbaga, magbibigay pa siya ng extra space na 1mm. So, mangyari, makakabuka pa yung ating torque drive. So, tanggalin ko muna to. Pakita ko muna sa inyo. So, cutting ko muna. Cutting ko muna, ha? Ngayon natin yung lock. Walang washer to, mga boss, ha? Yan. So, walang washer yan. Sagad natin ngayon yan. So, may space pa rito. Nakita nyo naman yung poste. Hindi naman tumatama rito sa ano. So, sukatin natin yan. Zero natin. Zero natin. Yan. Okay. Meron tayong 51.6. Kita nyo ba? 51.6. Sabihin natin 51.5. Ayan. 51.5. So, tanggalin natin to. Yun, kapag may ano, pag may lining na. So, ibubuka ko ngayon siya. So, katin natin, wala nang lining yan. So, kaya pa niyang bumuka ng ayan, oh. O, round up na lang natin. 53mm, pinakasagad niya. So, meron pa tayong 1.5. Kaya pang 1.5. So, lagay natin yung washer. Diyan yung washer. So, ito yung washer. Lagay natin dito. Tapos, lagay natin. Ano ba yan? Pasmado. Ah! Pasmadong kamay ng daga. Nadali, batang-bata. Bubuka natin siya ngayon. Bubuka? Okay, so mas bumuka siya ng 52.5. So mas lumaki ang buka niya. So sa madaling salita, bumuka ng additional 1mm. So nangyari, mas dudulo yung belt. Mas bababa yung belt, mas aangat sa pulley. Nagets niyo ako mga boss, yung logic. So, yun nga, yun yung ginagawa ng iba. Saan yun? Sa dulo yun, ano? Ngayon, sa arangkada naman mga boss, so, nakabuka na tayo ng 1mm sa dulo. Sa arangkada naman, ang ginagawa ng iba, tanggalin natin itong washer. So, yan. Sa ginagawa ng iba, yung mismong, di ba yan? Yan kasi ang arangkada eh. So, alam naman natin na kapag nakasampa ang belt, mas malakas ang arangkada. So, pero ito kasing pit spike na to, sabi ni Bossing, wag na raw ito ang kalkaling ko. Yung stock na lang niya. So, hindi ko na kakalkalin to, yung stock na lang niya, yun, bibigyan ko kayo ng panibagong video doon. So, tuturo ko rin sa inyo kung paano kakalkalin. So, kung saan part yung kakalkalin natin. Actually, ito yung kakalkalin natin eh. Ito. Kung makikita niyo yan, eh no. May konting space pa, pero sagad na eh. Sagad na rin siya, kahit hindi na pala kalkalin to, pitchback kasi ito eh. Pero sa stock kasi, makikita niyo ba yun? Ito. Medyo malabo at may grasa. So, kakalkalin mo pa ng konti yan. Kalkalin mo pa ng konti yan. So, parang nangyayari dyan, mas pumatong yung belt mo. Alam naman natin, kapag nakapatong ang belt, nakalubog dun sa pulley, mas aangat siya. Ano mga boss? So, yun. Pinakita ko muna sa inyo yung paano paglagay ng washer.
So, para saan yung washer ng torque drive? So, mga boss, papause ko muna saglit at continue ko na lang ito mamaya. At kapit ko muna. Nalimutan ko nga pala, nalimutan ko sabihin sa inyo. Na ihahabol ko lang. Yung ating torque, itong ating washer na to. Ito galing to kay Alan Swansing. No. Kaya lang wala lang kasi siyang Shopee ngayon. Kinlose niya na raw yung Shopee niya kasi hindi niya yata maasikaso. So, pwede kayong umorder kay Alan Swansing sa Fastech. Pwede rin kayong umorder sa akin. So, ito, ang kuha namin, ang benta namin ito is 200 pesos. 1mm. Hindi ko lang alam kung saan niya kinukuha to or pinapasadya niya to eh. So, ito eh, nasa, parang hindi ko malam kung MTRT ang gumawa nito or saan niya pinagawa. Hindi ko lang sure, boss, ha? Hindi ko sure, ha? Saan siya na lang ang tanungin nyo. Pero kay Alan Swansing ko kinukuha to. So, pwede kayong rumekta sa kanya. Pwede rin kayong mag-order sa akin kung nalalayoan kayo kay Alan. So, yun, boss. Pause ko muna ulit.